Hindi ko inaasahan na ako'y makapatay, makulong. Maraming beses pa nangyari. Hindi ko kailanman pinangarap yun. Pero nangyari yung bagay na yan. Nais kong ipahayag sa oras nito ang tunay na sitwasyon ng aking buhay. Ang aking buhay, ang aking puso ay napanday sa karahasan, sa pananakit ng aking kapwa. Wari ako'y nasa kumunoy ng kasalanan habang gumagalaw ako'y palunod na palunod. Lumulubog at lumulubog. Sa mamura kong kaisipan, nangarap ako na ako'y maging isang abogado. Hindi nangyari yun dahil sa ang buhay ko ay naligaw ang landas. Nais kong simula ng sesay ng buhay kong ito sa aking mga magulang na ang aking tatay ay isang military, sundalo. Kaya ang ginagawa sa akin ay military discipline din. Na anay ko, pinalo ako ng bat ng ano, yung puluhan ng piko sa tuhod. Talagang halos pilay ako. Ginawa naman ng tatay ko nung pag-uwi niya ng tanghalian, kasi ang militar ganun eh, pagkakain kami, sama-sama kami sa isang lamesa. Eh ako, nung pag oras ng pananghalian, gapang ang gawa ko, takot din ako sa tatay ko eh. Kaya ginawa ko, para makarating sa lamesa, gapang ako, hindi ako makalakad. Halos to, magana to eh, yung kaliwa kong paa. So ang ginawa ko, yung gapang ko, nakita ko ngayon ng tatay ko, na paano to? Sabi na nanay ko, kinastigo ko kasi lumalaban eh. Ay sabi yun eh, sabi ng tatay ko, kakastiguhin mo pala eh, sabi ganun. Pumasok, paglabas, dala yung ginunting, malaking itak. Pagkakita ko eh, sinabayan ko ng takbong isang pa, talon-talon ako. Talon ako sa batalan na ang taas ay mga 10 feet. Pagbagsak ko sa lupa, gulong, dire-diretso na akong lumayas, hindi na ako bumalik sa amin. So yun ang naging buhay ko na dahil doon sa bagsik sa akin ng mga magulang ko. Hindi lang yun, meron pa akong natatandaan instant na kumakain kami. Kasalanan ng kuya ko, dahil ako malapit sa tatay ko eh. Hinawakan yung mesket na puno ng kaanhin na bagong saeng, mainit. Sinaklob sa mukha ko. Marahas ang tatay ko. At kapag nabalitaan niya na ako ay inaway, bibigyan niya ako ng patalim, pababalik niya sa akin yung umaway sa akin at saksakin ko, patayin ko. Hindi ko una ginagawa yon. Ayoko, takot ako doon. Although sa buhay na ito ay alam kong meron Diyos, dumating yung mapagkakataon. Dahil na rin din sa kawalan ng pag-ibig sa akin mga magulang, nanay ko, tatay ko, ay naging marahas na rin ako sa mga tao na kapag ako'y sinaktan, hindi maring hindi ko gagantihan. Unti-unti namamay sa akin yung galit. Kaya pag ako nakakita ng kaaway, napaaway ako sa labas, doon ko binubuhos yung galit ko. Ayokong buhayin ang sino mang naging kaaway ko. Natutunan ko ang maglayas, 12 taon ako noon, namuhay ako kung saan-saan lugar. Mula doon sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, hanggang dito sa Maynila, babad ako sa Olongapo. Sa umura kong edad na 14 na taon, ang natatandaan ko na naging kaaway ko ay aking nadisgrasya. Pero yun ay patalim niya. Bumibili ako sa tindahan. Pagdating niya ay bigla niya akong binatukan na walang kadahilanan. At itinulak dahil gusto niya siya ay umauna sa akin sa silbihan ng tindera. So sa sobrang inis ko at nalingunan ko doon sa may lamesa yung kutsilyo na dadamputin niya, inunahan ko na siya na dumampot. Yun ang nagamit ko para siya masaksak. At yun ay naareglo yung problemang yun. Akala ko ganun na talaga ang buhay ko. Simula noon, parang sa akin madali na lang gawin nun at yung bagay na yun. Parang wala na akong kinakatakutan kahit yan saan ako pumunta. Lagi ako may hawak na patalim. Lagi ako nasa baywang na gamit. Hanggang sa yun, naging takbo ng buhay ko, magulo. So kahit anong pagsisikap ko mabuhay sa aking sariling pamumuhay, hiwalay sa aking mga magulang, lalo lamang ako lumulubog sa kasalanan dahil marami akong natutunan mga kalukuhan sa labas. Pagnanakaw, pagsasalisi para lang mabuhay may makain, yung tinatawag na street fighting, hamunan, magtatalian,
magpupustahan, parang manok na nagsasabong. So, inisip ko na yung buhay ko eh, wala na, patapon na. Gusto kong umayos naman ang buhay ko. So, mga siguro na 5 beses pa ako noon na nakapanaksak ng tao. So, doon sa sitwasyon na yon, nais kong baguhin naman takbo ng buhay ko para nakakasawa naman yon. Kaya pumasok ko sa pagkasundalo. Makakahawak na ako ng baril. So, doon pa man sa pagiging sundalo, magulo pa rin eh. Pag ako'y nakahawak ng baril, parang kung gusto laging pumatay, natanim sa isip ko yun. Wala akong katahimikan, walang kapayapaan. Pero nagdadasal ako. Hindi ko alam kung nakikinig ba yung Diyos sa akin. Hindi, ang gulo ng buhay ko eh. Alam ko lang mayroon Diyos. Umalis din ako sa pagsundalo dahil hindi ko rin magawa na sinisigawan ako ng nakakataas sa akin. Uutusan ako na labag sa kalobang ko. Umalis ako. Nagpa-discharge ako sa pagkasundalo. At nung umuwi nga ako, mga panahon na yan, umuwi ako sa amin, yung kapatid ko naman na babae na nililigawan ng isang membro ng bahala na gang, saka ko lamang nalaman noon na meron ng pangyayari. Natangay na yung aking kapatid, dinala na, naisakay na sa kotse, inagaw ko yung kapatid ko doon sa nag-abduct sa kanya na nag-kidnap. So, napatay ko kagad yung dalawa doon. Armas nila. So, yung isa, natamaan ko rin pero nakatakbo. Nalaman ko na namatay din sa ospital. Yung panahon na yan ay walang pulis na nanghuli sa akin. Dahil binabalita nila doon, nanlaban lang ako. Inagaw ko lang yung aking kapatid. So, after 6 months yon, itong dalawa kong kuya ay hinarang ng isang metrocom na nalasing, nabira ngayon siya, nabira yung metrocom. Yung kuya ko nakasaksak sa kanya dahil sa nung harangin niya yung kuya ko, lasing siya, may dalang baril. Baka sa ano, inunahan na lang, masaksak siya ng kuya ko. Pero hindi naman siya namatay. Ngayon, after 6 months ulit, hinuli ako ng pulis na walang warrant of arrest. Persahan, kinuha ako. Tapos, ang unang pahirap na ginawa sa akin para aminin ko yung mga bagay na sinasabi nilang pinatay ko, inilagay ako sa isang sako ng RCA at tinulubog ako sa swimming pool. Pag hirap na ako, saka anguhin. Wala akong sinasabi sa akin, hindi ako sumasagot. Basta tahimik lang ako. Pangalawa na ginawa sa akin, pinaupo ako sa isang blocking yellow. Humutubad ako, umupo ako sa bloke ng yelo na nakatali ng alambre yung kamay ko tsaka paa. Talagang hanggang natunaw ang yelo, magdamag eh. Gusto kong umihi, hindi ko man maintindihan kung anong pakiramdam ko. Gusto kong tumayo para umihi, sumisit ko ako, dalman eh, di walang pakiramdam. So nung medyo na nakakabawi na ako ng ano, ng na nagagalaw-galaw ko na yung paa ko. May nakita akong baril doon sa lamesa na alam ko sadyang iniwan eh. Tinitignan ko nga, gusto ko nang dambahin para gawin. Puputo ko na, lalaban na ako. Pinapahirapan ako. Pero naniguro ako, tinignan ko yung baril, walang bala. So hindi ko ginawa. May nagtawanan sila. Puro pala sila may harap ng baril na kung sinong gabayan, puputukan ako. Yung pangatlong pagpapahirap sa akin, sa pagpapaamin sa akin, nakatali ang paa ko ng alambre at ng kamay patalikod. Inilagay ko sa babaw ng lamesa, ang ulo ko ay nakatuntun, nakalampas sa lamesa, pinatungan ako ng gulong ng napakalaking gulong, na 6 silang nagbuhat kasama rin. Tapos, yung isang basong tubig na gano'n na pinagdikdikan ng sili, yun ang binuhos sa ilong ko. Yun ang naparapa ko na ako nung talaga nagsisigaw ko sa sakit. So sabi ko, gumawa na kayo yung statement mo, aminin ko kahit sino pa yung pinatay na yan. Doon na nangyari yung pumirma ako sa isang kasulatan na hindi ko nabasa, basta ginaguide lang nila ang kamay ko, nakapikit ako, hindi ako makakita, sige, sulat ko ng pangalan ko.
Nasintensyan ako na kulong. Pero lalong dumating sa aking kalooban at kaisipan ng gusto kong pumatay ng pumatay. Naunahin ko yung police at yung judge na gumawa sa akin ng kalokohan. Dahil sos gado, wala akong abogado. Nung sabi ng judge dun sa bata na, sige, turo mo kung sino nakita mong pumatay, ang tinuturo ng bata ay yung katabi ko. Hindi ako. Kaya sabi ko, judge, pwede mo magsalita. Itong kasong itong kasulungan binibista ay sa akin ni pinapatong. Pero itong batang ito, sabi ko, hindi ako ang tinuturo. Ibig sabihin, naturuan nila itong batang ito. Nung nagsalita akong ganun, hawakan ng police arrest ni officer yung kamay ng bata, ibinabalik sa akin, sabi, ito yung sumaksak na nakita mo. Hindi yan, ito yun. Ang tinuturo yung katabi ko. Nagsalita ako ulit, just narinig mo nyo naman yun. Tinuturoan lang po yung bata eh, sabi ko. So, sugado ito nangyari. Ang sabi nung police, isasalvage kita. So, sabi ng judge, sige, upo ka na. Ako nakakalam dyan. Nung sumunod na ano, nung basahan ako, isip ko, lusot na ako. Wala na akong kaso dahil hindi naman ako, yung mismong bata, hindi akong tinuturo eh. Ang ginawa ngayon, ako yung guilty. Napakiramdam ko, isa salvage ako. 6 to 12 years yung pagkasintensya sa akin, 6 to 12 years. Iniwanan ako ng escort ko do sa korte, nakikiramdam na ako, sabi ko, delikado na to. Ang takbo ng isip ko ay lumaban na lang ng sabayan, mangagaw ako, papatay na rin ako. Ngayon, walang lumalapit sa akin, walang pumapansin sa akin, pumunta ako sa opisina ng mismo ng judge. Wala pa rin pumapansin sa akin. Lumabas ako ng pintuan, dahil kasi yung pintuan ng sala doon sa hukuman, saka yung sa judge, pare may pinto. Pumunta ako sa CR. Pag may sumunod sa akin ito, mag-agawa na lang kami kung may barel. Yan ang tatakbo ng isip ko. Pero walang sumunod sa akin, hanggang sa may isipan kong bumaba. Sakay ng elevator, pagdating doon sa baba, maraming pulis na nagbabantay doon, ang holster kagad na may baril lang tinitignan ko, mag-aagaw ako. Eh wala naman pumapansin sa akin. So, ang ginawa ko, lumabas ako, pumunta ako ng kubaw, nanood ako ng sili. Natatawa nga ako pag maalala ko yun eh. Kung ako'y mas intense at ako'y makulong, mismo sa kulungan ay natutuwa din akong gumamit ng drugs. Dahil sa sobrang gulo na ng takbo ng buhay, yung tinatawag nila ang Red Devil o Secunal, yun ang madalas kong laklakin. Eh pag nakainom ka pala noon, war freak. So hanggang sa ako ay madalas sa loob ng mabiyahe sa Munting Lupa, nasa kalooban ko yung gumante, ang pagiganti na sa isip ko. Kaya pagdating sa bilibid, yun. Kung nababalitaan yung mga kaguluhan doon, hindi na ako nagpapahuli. In fact, noong unang dating ko doon, na maraming Manila Boy, hiwalay ang pangkat ng Bisaya sa Manila Boy. Ngayon, may abusado doon na lagi na lang akong binuboli. Lagi nagpapakita na parang lalaking lalaki. Kinukutusan ako. Lalo ako nanggigigil. Kaya nung nagtawag ng kukuha ng pagkain sa loob ng kitchen, nagpresenta ako. Sino mga Bisaya dyan? Nagpresenta na ako. Pagdating doon sa kitchen, nanghingi ako ng armas. Nanghingi ako ng patalim. Dalawang binigay sa akin. Pagpasok namin uli sa aming brigada sa Building 9, sinyasan na kami magkakasama dahil titira kami mga pangkat ng Bisaya. Dalawang gamit ko. Pag lock nung pintuan ng gwardiya, nag-umpisa na. Nanaksak na kami, kagulo-gulo na. Nung makadali na ako na nakapanaksak na ako, agaw sa akin nung patalim nung isang kasama ko, ako naman. So, pagkatapos noon, nilipat kami ng brigada, doon ako sumama sa pangkat ng Happy Go Lucky. Gusto rin ipatunay sa inyo, sa mga panahon na yan, ang takbo ng isip ko ay talagang wala nang pag-aalinlangan na puro kasamaan na lang maaaring mangyari sa buhay ko.
yung ginagawa sa loob ng bilibid, lahat ng mga narinig ninyo, mga katiwalian sa loob ng bilibid, totoo yun. Merong ano, sistema doon na pustahan, magawa ka ng sinturon. Doon sa loob ng bilibid kasi, parang katuan na lang yon na makikipagpustahan ang magkabilang pangkat, hawa ka ng sinturon, pag naitumba mo at ikaw'y nanalo, palatandaan, lalagyan ka ng gatla. Maraming perang preso eh. Kaya pinagpupustahan ang buhay ng tao doon parang manok. So tuwing mayroong ka mapapatay, binibigyan ka ng bilang pero guguhitan ka sa braso. Bali, ang aking nalo dito, ano to eh, walo eh. Walo ang naging gatla sa aking braso. Palatandaan din na walo yun na tumba. Pero lahat yung pinagsisihan ko, pagka naalala ko ito ngayon, pag ako'y natutulog, iyak ako, hingi akong tawad sa Diyos. Dahil may buhay akong binawi. Hindi ko ginusto. Ang sistema kasi ng bawat pangkat, ay ikaw ay dadalhin pag ikaw ay para masubukan. Palalabasin ka at mananaksak. Ang napili kong puntahan noon ay simbahan. Ang tawag doon ay Forsuer Gospel Church. Noon nasa loob na ako, may dalawa akong armas na nakalagay dito sa dibdib ko na ang pagitan lamang ay sinulid. Tapos naka-jacket ako. Ang pinagtatahan kong pagpasok doon, bakit ang mga tao masasaya na nagkakantahan, nagpapalakpakan? Nagtataas ng kamay. Hindi ko pa naintindihan noong una yung pagpupuri ganun pala sa Diyos. Ang tingin ko, parang mga loko-loko. Pero nung bala ko nang saksakin yung nagtataas ng kamay, kasi sa kilikili, madaling patayin tao eh. Nakataas ang mga kamay, nung gusto ko nang gawin, hawak ko ng parang patayin, hindi ko naman magalaw yung kamay ko para may pumigil sa akin. Yan ang pinagtatakan ko, medyo, hindi talaga ako magagalaw. So, ang nangyari, hindi ko naituloy yung gagawin ko hanggang sa pag-uwi ko. Ang sabi sa akin ng pinaka-leader ng gang namin, kung sa pagkayang bukas walang bahid ng dugo sa'yo kung gagamitin, dinadaga ka na yata o baka pusa na sa dibdib mo. Hindi, sabi ko, nawala lang ako ng tsansa. Kinabukasan, naglagari uli ng rehas para makalabas, hindi na sa pintuan dumaan. Pumunta uli doon sa lugar na yon, pero meron na akong conviction na hindi ko pwedeng dalhin yung patalim sa loob ng simbahan. Umaga na Linggo yon. At nung nandun ako sa loob, tandang-tanda ko pa yung mensahe. Ang mensahe ganito nilalaman. Kung itinakwil kayo ng inyong mga magulang, wala na nagmamahal sa inyo. Ay meron dakilang Diyos na Ama na nagmamahal sa inyo, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, na si Jesus, upang madama mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang nagbigay sa akin ng bukas na kaisipan, meron pala nagmamahal sa akin. Meron pa pala ang nagmamahal sa akin. Natanggal lahat yung kaisipan ko na walang nagmamahal sa akin, walang namamalas sa akin, puro pananakit ng tao, kaya napanday ang puso ko na gumawa ng kaharasan din. Labanan yung kaharasan ng kaharasan. At nang nagsabi yung missionary na si Mami Olga, kung sino man sa inyo na sumusuko sa Panginoon at bibigyan niya ang kanyang buhay, kayo handang mahalin ng Panginoon at patatawarin sa iyong mga kasalanan. Although ayaw kong pumunta sa harapan, pero merong kapangyarihan na hindi ko maintindihan na nag-forward ako na nakataas ang kamay sa tanang buhay ko na matatandaan ko mula ng pagkabata ko, hindi ako umiyak kahit sinasaktan ako ng magulang ko. Yung time na yon na malamang ko na meron Diyos na nagmamahal sa akin, hindi lang iyak ang ginawa na nangyari sa akin, kundi hagulgol, labas ng sipon, labas ng laway, labas ng luha. Tapos bigla ako nawala ng malay. Nagising ako, nasa ilalim ako ng umakupuan. Yun ang kauna-unang himala na naramdaman ko sa binigay sa akin ng Panginoon Diyos. At nung ako'y umuwi, binalikan ko yung mga patalim, pauwi na ako, ang sambit kong salita ay ganito. Nagpe-pray ako. Kung totoo ka na naramdaman ko ngayon, bahala ka na po sa akin. Dahil hindi ako papayag na mapapatay nila ako. Nung ako'y malapit na sa aming brigada,
naglabasan yung aking kumakasamahan na 11 kasi 12 pares, tawag sa amin 12 pares. Ako yung pang-12, tapos may isa pang 12 rin, 12 rin na puro matirador yun. Lumabas silang lahat, akala ko yun na makakasagupa ako, pero sabi niya sa akin, kosa hindi ka namin ibibigay. Ibig sabihin kinampihan ako. So ang sigaw sa akin nung pinakaboss yun namin, alika dito, alika dito. Akin na yung armas na yan. Akin na yung matalas. Buhat ngayon kung, huwag kang hawak nito. Kung gusto mong magpakabanal, magpakabanal ka. Huwag kang hawak nito. Second na miracle sa akin ng Panginoon yun. Simula nun, hindi na ako inutusan, bagos natutuwa pa sila pag ako pupunta sa simbahan. Ang nangyari nun, nung pagpasok ko sa aking kwarto, kasi pag ikaw ay ranking inmate, may sarili kang tao, may sarili kang pwesto ko, kwarto. Pag upo ko sa tarima, kumuha ko ng sigarilyo sa pagsindi ko. Pag hitit ko ganyan, blanco ato ako. Blackout ako. Nagising ako pang 4 na araw. Yung sinabi nila sa akin na 4 na araw akong walang maalay. Pang 4 na araw nagising ako. Nung magising ako, nagkamalay ako, ayaw ko nang maamoy ang sigarilyo. Yun ang mga himalang naramdaman ko sa Panginoon, nagganap akong binago. Simula noon, pupunta ako sa simbahan para mag-Bible study, mag-prayer meeting. Ilang beses ako inambos, hinaharang ng mga kalaban naming pangkat para ako patayin. Para na lang ako nakikipagpatintero. In fact, meron ako isang tama dito na nasungkit ng dulo ng patalim nila sa akin tanggiliran dito sa may lalim ng palikpik. Nung nagsawaan silang kaharang sa akin, pag pumunta ako sa simbahan, pati pag-uwi, pinalalampas na lang ako nung sumunod na, sige na ako sa, nalala namin, good boy ka na. Yun ang starting point ko ng pagbabagong buhay hanggang sa nangangaral ako sa aking kapwa-inmate, nakakapasok ako sa mga brigada ng dati kong kalaban na hindi ako ginagalaw. Sa isang katunayan, hinamong kami ng aming missionary na mag-fasting. 40 tao kami na magpa-fasting. 7 kami nakarating hanggang 7 araw na fasting. Walang kain-kain talaga, yung tubig lang iniinom namin. Pagkatapos ng fasting, pumasok kami sa brigada ng mga Sputnik. Nagpatutudong kung sino ang aming pinaniniwalaan, sinasamba na nagbigay sa amin ng pagbabagong buhay. Maging sila doon na aming pinasok yung brigada, kasi pag pumasok ka sa brigada ng kalaban, ipapadlock yan, 2 pintuan para yung papadlock. Kaya kung titirahin ka nila doon, papatayin ka na wala kang kawala. Pero doon ang himala ng Diyos, nagkikita na namin yung mga armas nila, yung mga patalim na pumapunta doon sa harapan. Wala kaming ginawa kundi mag-testimony, umawit sa Panginoon. Kaya nung time na pare-pareho na sa yung matirador ng mga Sputnik na yan na may mahawak ng patalim, na hindi makatayo, ibinag sa aking armas nila ang tanong, anong merong kayo? Sabay-sabay kami nagsalita para kaming isang bibig lang na nagsalita. Si Jesus, yung bumbrigada noon, tumanggap sa Panginoon. Ang tanging masasabi ko sa mga tao na nakaranas ng kawalan ng pag-ibig, kasakitan, sa mga magulang, sa ibang tao, hindi tayo mababago ng ano pa mang bagay. Kaya sa akin, hindi ako nabago ng bilangguan. Ang nakapagbago sa akin, ang salita ng Diyos. Kaya kinakailan po natin bigyan ng pansin na ang tanging pag-asa ng tao ay si Jesus lang ang salita ng Diyos upang siya'y ganap na magbago at mabago ang kanyang buhay. Walang ibang paraan sa mundong ibabaw na ito, maging sa kulungan, maging ang Bartolina, kahit anong pamambagay, hindi pa kayang baguhin ng isang tao maliban sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang tanging kapag-asaan ng tao para siya ay mabuhay, magbago. Kaya yung mga nakaranas ng kasakitan sa buhay, masasabi ko sa inyo, may pag-asa at si Jesus ang pag-asa. At ang simula ng pagbabago ay tanggapin si Jesus sa inyong puso, kilalanin siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon sa inyong puso at sumunod sa kanyang batas. Ganap tayong mababago at babaguhin ng Panginoon. Araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Kung ang buhay natin ay susuko lamang sa Kanya. Si Jesus ay ginawa kong hari, Panginoon, ng aking puso, ng aking buhay. Hindi na ako nabubuhay sa aga ng sarili ko, kundi ang kinabubuhay ko ay si Kristo na. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong mga problema ngayon, ito ang pagkakaiba ng buhay ko noon at ang buhay ko ngayon
Noon, wala akong kakampi. Pagka may problema ako, ngayon may problema din ako, na Kristiyano na ako, ganap na kakakilala sa Panginoon, pero meron akong kakampi, meron nagbibigay sa akin ng kalakasan, may nagbibigay sa akin ng pag-asa, at lagi nakabantay sa akin kasama-sama ko araw-araw na di ako pinababayaan. Na kahit sa man ako pumunta ngayon, hindi ako natatakot mamatay, mapatay, dahil alam ko, mabubuhay ako muli dahil sa kanya na aking pinaglilingkuran si Jesus. Noong ako'y makalaya, 1976, June 12, nag-aral sa Bible School, nakapagtapos, ngayon ay patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Nakalabing anim na taon ako sa bundok doon sa mga Aita, parting Pampanga, Porac, na makaraming mga Aita doon na natuto mamuhay para sa Panginoon. Ang tawag nila sa akin doon, Apo, na kung ibig sabihin nun ay Lolo. Napakaraming bata doon na pag dumating ako, ang tawag sa akin ay Lolo. Hindi maring hindi ako magdadala ng supot-supot na candy, tinapay, biskuit. Dahil lahat yun, parang apo ko. Sa tuwing mamimit ko mga batang yun, pinapangarap ko na pag-aralin sila, umanap ng sponsor kasi hindi ako pinag-aral ng nanay ko, tatay ko eh. Gusto kong umangat ang kanilang buhay. Maangkay sila sa magandang buhay na may paniniwala kay Kristo bilang Panginoon ng Pagligtas. At lahat ng kalalakihan doon, yung mga tatay, tinuturuan ko na mangaral ng salita ng Diyos mismo sa kanilang mga pamilya. Lahat ng dapat na magulang ay mayroong pagkaalam na mayroong Diyos na buhay na handang tumulong sa tao. Para hindi mapariwara yung mga anak na matutong mag-drugs, matutong magnakaw, matutong pumatay, hindi sumama sa masamang gawain. Dapat ang mga magulang ay marunong magturo sa kanilang anak ng tamang pamamaraan ng pagtuturo ayon sa salita ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ang pangarap ko ay maging soul winner at makapaglingkod sa Panginoon ng buong katapatan. Walang sweldo, pero nabubuhay na mabiyaya sa Panginoon. Ang pinakamalaga sa akin pananaw ngayon, na nabuhay ako ngayon, binigyan akong pag-asa ng buhay upang makilala ko ang Diyos na dakila, ang Diyos na dapat sambahin, ang Diyos na dapat paglingkuran. Yun ang tanging masasabi ko. Dinalangin ko sa Panginoon nang ako'y mag-fasting ng 9 na araw na bawat gatlang ito ay mapalitan ng 1,000 kaluluwa para sa Panginoon. Iniyak ko yun sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, sa edad ko na 71, hindi ako tumitigil na ipangaral ang salita ng Panginoon upang maraming makakilala sa Kanya. Salamat sa Diyos, binago niya ako. At ako'y nagpapatuloy sa Kanya ngayon.